Nag-ampo ng batang pulubi ang construction worker ngunit hiniwalayan siya ng kanyang asawa. Subalit hindi siya makapaniwala noong malaman kung ano talaga ang tunay na pagkatao ng bata. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang ganti sa pagiging mabuting tao. Simula nang tumungtong sa 5 taon ang relasyon ng magkasintahang Johnny at Rebecca ay napagpasyahan na nilang magsama. Ngayon nga ay 3 taon na silang nagsasama sa isang maliit na bahay na binabayaran pa nila buwan-buwan para sa upa. Para mabuhay at mapanindigan ang naging desisyon nila ay minabuti ni Johnny na maghanap ng trabaho at siya nga ay nakapasok bilang isang construction worker samantalang si Rebecca ay nasa bahay lang. Gustuhin mang magtrabaho ng dalaga pero hindi siya pinapayagan ni Johnny dahil naniniwala ito na ang lalaki dapat ang maghanap buhay. Diyos ko naman, Johnny! Nasa makabagong henerasyon na tayo ngayon. Kadalasan babae nang nagtatrabaho. Isa pa, hindi mo ba nakikita? Hirap na tayo, oh! Naiinis na wika ni Rebecca nang sa muli ay mapag-usapan nila ang pagtatrabaho nito na tinutulan naman agad ng nobyo. Huwag ka nang magmatigas, Rebecca! Paano pag pinayagan kita dyan sa gusto mo? Paano kung makarating sa mga magulang mo ang sitwasyon natin ngayon? Nahinayaan kitang magtrabaho at maghihirap? Sa tingin mo hindi nila ako sisisihin? Sa tingin mo hindi sila susugo dito para ipamukha sa akin na wala akong kwentang lalaki dahil pinapahirapan kita? Yan ang problema sa'yo, Johnny eh. Masyado kang advance mag-isip. Nandito pa tayo pero ang utak mo nasa syudad na. Hindi nila malalaman kung walang magsusumbong. Paano nga kung malaman nila? Pwede ba, Rebecca? Huwag mo na nga akong kulitin tungkol dyan dahil hindi pa rin magiging oo ang sagot ko. Dito ka lang sa bahay. Gusto mo talagang dito lang ako sa bahay mananatili, Johnny? Talaga ba? Simula ba nung naisip mong ibahay ako, yan na lang ang pangarap mo para sa ating dalawa? Na dito lang talaga ako sa bahay? Tagamasahe mo? Hihintay ng sahod mong kulang pa sa 1 linggong pagkain natin? Alam mo ba kung bakit pinipilit kita na magtrabaho na rin ako? Dahil hiyang-hiya na ako sa mga tindahan dito. Walang lagpas, puro tayong may listahan. At di isa ay wala pa tayong nababayaran. Kaya nga kumakayod ako. Kahit pa isakripisyo mo ang buong lakas mo sa pagtatrabaho, Johnny, hindi pa rin sasapat yan. Kulang na kulang pa rin. Hayaan mo nga sabi akong dumiskarte para may kita ako. At may kita ka rin. Sa ganoon na hindi tayo maghihirap. Hindi. At wala ka nang magagawa doon. Naiinis na ring usal ni Johnny at umalis na ng bahay. Hindi naman talaga ugali ng binata na umalis ng bahay at layasan ng kinakasama sa tuwing nagkakasagutan sila. Pero ngayon, hindi niya na alam kung ano ang gagawin at kung paano iiwasan ang pamimilit nito. Samantalay si Rebecca na may hindi na rin nakontrol ang galit. Wala naman siya sanang intensyong masama sa kagustuhang magtrabaho pero pilit iyong minamasama ng kanyang nobyo. Naiintindihan niya rin naman ito kahit papaano dahil gusto lamang nitong patunayan sa kanyang mga magulang na tama ang naging desisyon niya sa pagsama kay Johnny. Galing sa isang middle class family si Rebecca o yung pamilyang nakakaahon. Hindi mahirap, hindi rin sobrang yaman. Matayog ang pangarap ng mga ito para sa nag-iisa nilang anak na si Rebecca ngunit nang makilala ng dalaga si Johnny na siyang boy nila noon ay nagkagusto siya rito. Nagkaligawan sila at nang malaman iyon ng pamilya ni Rebecca ay labis-labis ang galit nito at binantaan ng dalaga na palalayasin kapag hindi nito iniwanan ng binata. Dahil nga medyo may pagkatigas din ang ulo ni Rebecca noon at dahil na rin sa pagmamahal niya kay Johnny ay ipinaglaban niya ito sa mga magulang. Tandang-tanda pa niya noong mga panahon na matapang na hinarap ni Johnny ang mga magulang ni Rebecca para ipaglaban ng pagmamahala nila. Mahal? Hanggang saan kayo kayang dalhin ang pagmamahal na yan ha?
Sa tingin nyo ba kapag wala na kayong masaing ay pwede nyo yung isanla para makabili ng bigas? Tigilan mo ang anak ko, Johnny! Galit na wika ng ama ni Rebecca. Kaya ko pong buhayin ang anak mo, sir. Buhayin? At anong ipagmamalaki mo? Yang kakarampot mong sahod? Alam mo, bago mo sabihin sa amin yan, ayusin mo muna ang sarili mo. Hirap ka na ngang buhayin ang sarili mo eh. Maidadagdag ka pa. Gagawin ko po ang lahat, sir, para sa anak nyo. At anong tinutukoy mo? Kaya mong magkanda-kuba-kuba para mabuhay mong anak ko? Bakit? Hindi mo pa ba yan ginagawa ngayon, Johnny? Pero ano pa rin ba ang buhay mo ngayon? Hindi ba't naghihirap ka pa rin? Mahirap lang po ako, sir, pero seryoso po ako sa anak mo. Mahal na mahal ko po si Rebecca. Ang kulit mo rin eh, no? O sige, ganito na lang. Susan, tawagin mo ang anak kong si Rebecca sa loob, bilis. Utos nito sa kanyang asawa. Ilang sandali pa ay lumabas na nga ang dalaga na nooy rinig na rinig pa ang sagutan ng dalawa mula pa kanina. Total, parehas naman kayong nagmamagaling. O sige Rebecca, mamili ka. Itong lalaking to o kami ng mama mo. Dahil kung kami ng mama mo ang pipiliin mo, babalik ka sa pag-aaral sa kolehiyo at mamumuhay kang matiwasay. Pero kapag tong lalaking to ang pinili mo, sasabihin ko na sa'yo ngayon pa lang, hinding-hindi na kita matatanggap sa poder ko. Kakalimutan kong may anak ako at pagbabawalan na kitang lumapit o maski humingi ng tulong mula sa amin ng mama mo. Bilis! Mamili ka! Ilang minuto pang nagpalipat-lipat ng tingin si Rebecca sa tatlo saka nagsalita. Pa, mahal ko po si Johnny. Mahal mo ang hampaslupang to? Ilang taon kang nag-aral sa elementarya, sekundarya, at ngayon nasa kolehiyo ka na. Pero bakit hindi mo pa rin ginagamit ang utak mo, Rebecca? Pero dahil sagot mo na yan, wala na akong magagawa. Susan, iligpit mo na ang lahat ng gamit itong babaeng to para makaalis na sila. At kasabay ng paglabas mo sa bakuran ko ay ang pagkawala mo na rin sa aming buhay, ha? Pero sisiguraduhin mo lang na tama ka sa pagsama rito. Dahil kung hindi, pasensya na pero hinding-hindi na kita matatanggap muli. Wala nang nagawa pa si Rebecca, lalo na ang ina nitong si Susan, kundi ang parehas na maiyak. Masakit man para sa dalagang lisanin ang kanilang lugar, pero nang sa mga oras na iyon ay hindi siya makapagdesisyon ng tama. Mas nanaig ang pagmamahal niya kay Johnny kaysa sa anumang bagay. Hindi naman pumalya si Johnny dahil kahit hindi pa sila ganap na mag-asawa ay itinuturing na nilang asawa ang isa't isa. Sa katunayan ay naging masaya pa nga ang kanilang pagsasama, kahit hindi naman sila mapera. Marami na ring pinasukang racket ang binata para lang maibigay ang mga gusto ni Rebecca. Ngunit nang palayasin sila sa bahay na tinitirhan ni Johnny ay wala silang nagawa kundi ang basagin at gamitin ang kaunting ipon nila para maghanap ng bahay na mauupahan at ito na nga ang bahay na tinitirhan pa rin nila ngayon sa kasalukuyan. Ngunit sa pagdaan ng ilang buwan at taon ay ramdam nila ang hirap sa araw-araw. Mangyari kasi na ang sinasahod ni Johnny sa pagkoconstruction ay sumasapat lang sa lupa. Kuryente, tubig at kulang na kulang pa sa kanilang budget sa isang linggo, kaya naisip ni Rebecca na gamitin ang napag-aralan niya para makapaghanap ng trabaho at makatulong sa kanila. Ngunit dahil na rin sa pride at sa takot ni Johnny na bawiin ng mga magulang ni Rebecca ang dalaga, kaya mas minabuti niya itong wag na itong payagan. Bumalik sa realidad ang dalaga at napagtantong madilim na pala ang buong paligid. Nang tingnan niya ang orasan ay pasado alas 7 na at mag-iisang oras nang wala si Johnny. Ikinalma na lang muna ang sarili saka naghanda ng hapunan. Ilang minuto pa'y dumating naman ang nobyo kaya tinawag niya na ito sa pagkain na parabang hindi lamang sila nagkasagutan kanina. Pasensya ka na kung nasigawan kita kanina, Rebecca. Ayoko lang kasi na may masabi ang mga magulang mo sa akin eh. Ayokong sabihin nila na tama sila. Na wala akong kwenta at hindi kita kayang bigyan ng maayos na buhay. Bahala na, kahit butot balat ko. Iaalay ko basta maayos ka. Emosyonal na usal nito. Simula din noong gabing iyon ay hindi na muling ipinilit ni Rebecca ang kagustuhang magtrabaho. Inayaan niya na lang si Johnny at nanatili sa bahay. Ngunit isang araw habang siya'y naglalabas sa may likuran ng kanilang munting bahay,
ay ganoon na lamang ang gulat niya nang may nakitang bata sa kanyang harapan. Madungis ito pero maganda pa rin at may makinis na balat. Diyos mio, sino ka? Paano ka nakapasok sa bakuran namin? Ako po si Ashley. Ashley, o kahit anumang pangalan mo, umuwi ka na lang sa inyo. At ang dungis-dungis mo na, oh. Doon na nga lumabas si Johnny at ginulo ang buhok ng batang si Ashley. Rebecca, simula ngayon, sa atin na siya titira. Sa atin? Ano? Sino ba tong batang to, Johnny? Pinaglololoko mo ba ako? Shhh, pwede bang mag-relax ka muna? Ashley, sige na, pumasok ka muna dun sa loob at kainin mo ang binili kong merienda para sa ating tatlo. Tirhan mo na lang kami. Opo, sagot naman ang bata at umalis na. Doon nagigil na tingnan ni Rebecca ang kinakasama. Eto naman oh, para na akong matutunaw dyan sa titig mo eh. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Johnny. Sino ang batang yun? At ano ang sinasabi mong dito na siya titira sa atin? E kanina kasing umaga, habang nagtatrabaho ako ay lumapit siya sa akin. Nangihingi ng pagkain at ang papatulong na rin na maghanap ng matutulugan. Naawa na ako dahil maghapon na lang at wala pa rin lumalapit sa kanya. Kaya naisipan kong dalhin siya rito. Pwede natin siyang ituring na sariling anak, Rebecca. Gayong wala naman tayong anak at matagal ko na rin pinangarap na magkaroon. Anak? Anong ibig mong sabihin? Aampunin mo ang batang yan? Nahihibang ka ba, Johnny? Mas pinili kong ang wag muna tayo mag-anak eh dahil wala na tayong makain at hirap na tayo. Tapos idadagdag mo pa ang batang hindi natin kaano-ano? Shh! Hinaan mo ang boses mo at baka marinig ka pa ng bata. Hayaan mo na, kaunti lang naman ang kain yan eh. Paalisin mo ang batang yan, Johnny. Ayoko siya dito. Rebecca, hayaan na muna natin siyang manatili dito. Mabait naman ang bata eh. Ayaw ko siya dito. Gawan mo ng paraan yan. Napahinga na lamang ng sobrang lalim si Johnny at mahinang napailing. At dahil mas pinili niyang patuloyin ang bata sa kanilang tahanan, ay hindi na natigil ang pag-aaway nila ni Rebecca. May mga pagkakataon pa na kapag pumapasok siya sa trabaho ay umiiyak at nagmamakaawa pa si Ashley sa kanya na sasama na lamang siya dahil sa takot nito kay Rebecca na hindi niya mawari kung saan ang gagaling. Dito ka na lang anak, walang kasama ang Mama Rebecca mo rito. Sige na po, isama mo na lang po ako, hindi po ako magkukulit doon pa nga ako. Dito ka na lang, mamaya pa ako uuwi, tsaka mainit doon. Magkikita naman tayo mamayang hapon eh. Dito ka na muna kasama ng Mama Rebecca mo. Magpapakabait ka ha. Huwag pasaway. Rebecca, aalis na ako. Paalam naman ito sa asawa at umalis na. Ngunit isang hapon nga dahil nakauwi ng mas maaga si Johnny ay doon niya na nasaksihan ang pananakit ni Rebecca sa batang si Ashley. Agaran niya itong inawat at niyakap ang humihikbing bata. Doon pa lang nalaman ni Johnny na kaya pala takot na takot si Ashley dito ay dahil sinasaktan pala siya nito. Simula din noon ay sinasama na ng binata ang bata sa kanyang trabaho. Ngunit isang gabi muli habang nasa hapagkainan na sila at nakita ni Ashley na hindi pamilyar ang ulam na nakahain sa mesa ay nag-request ito ng itlog kay Johnny. Inutusan naman ito ang asawang si Rebecca na bumili muna sa tindahan ng isang pirasong itlog dahilan para mas magalit ito. Matuto kang kumain kung ano ang nasa mesa? Ano ka dito, senyorita? Hirap na nga kami. Tapos magdedemand ka pa? Rebecca, nasa hapagkainan tayo. Sige, ako na lang ang bibili sa tindahan. Hoy, Johnny. Baka inaakala mong tatanggapin ko ang pagtira ng batang yan dito. Palayasin mo yan dahil kung magmamatigas ka pa rin, ako na ang lalayas. Pinal, nasaad nito. Hindi na lamang iyon masyadong inisip ni Johnny, pero nang hapong makauwi siya sa bahay nila kasama si Ashley, ay hindi niya na nadatnan ang nobya. Wala na rin ang lahat ng gamit nito sa kwarto. Kaya doon pa lang, alam niyang naglayas ito. Sinubukan niya itong hanapin, pero hindi niya ito mahanap.
Wala rin siyang balak na pumunta sa bahay ng mga magulang nito dahil alam niyang pang-iinsulto lang ang matatanggap niya. Hindi naman kasi lubos na aakalain niya na totohanin pala ni Rebecca ang banta nito dahil ang akala niya'y sapat at matatag na ang kanilang pagsasama at hindi ito magiging dahilan ng paghihiwalay nila. Pero nagkamali siya. Kaya mas pinili niyang hayaan na lang muna si Rebecca at alaga ang mag-isa si Ashley. Sa ngayon, ay silang dalawa na lang munang magkasangga. Lumipas ang eksaktong isang buwan at mas lalong napalapit si Johnny kay Ashley. Mabait at masunuring bata kasi ito, at hindi siya binibigyan ng sakit sa ulo. Hanggang sa isang araw, kasalukuyang nagsisibak ng kahoy noon sa may likuran si Johnny nang hingal siyang pinuntahan ni Ashley. Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit habol-habol mo ang hininga mo, anak? May mga pulis po. Pulis? Saan? Dito ba ang punta? Ngunit hindi pa man nakakasagot ang bata ay narinig na ni Johnny ang malakas na taupo ng mga panauhin kaya hinarap niya naman iyon agad habang si Ashley ay nanatili sa may likuran niya. Magandang umaga po, police officer. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? May galang na panimula ni Johnny sa dalawang alagad ng batas. Magandang umaga din sa'yo. Pasensya na kung naabala namin kung sakali mang may ginagawa kayo. Pero nais lang sana namin itanong kung may bata ba rito. May nakapagturo kasi sa amin na may kasama ka daw na bata rito sa bahay mo. Isang buwan na naming pinaghahanap ang anak ni Mr. and Mrs. Harry Esguera. At ngayon kasama namin sila. Pagkasabi nooy kitang-kita naman ni Johnny ang paghinto ng isang magarang kotse pati na ang paglabas ng isang babae at lalaki na si tingin niya nga ay mag-asawa na mayaman. Ito si Mr. and Mrs. Esguera, anak niyang nawawalang bata na si Ashley Nicole Esguera. Saad pa, muli ng pulis. Agad namang napahinga ng malalim si Johnny at pinalabas si Ashley mula sa kanyang likuran. Mommy? Daddy? Naiiyak namang wika ng bata sa kalumapit sa dalawa at niyakap ang mga ito. Nasaksihan ni Johnny ang emosyonal na tagpong iyon, kaya alam niyang tunay ngang anak ng mga ito ang batang inalagaan niya ng isang buwan. Nagpaalam na agad ang dalawang pulis, kaya inalok na muna ni Johnny ang mag-asawa na pumasok sa munti niyang tahanan na siyang pinaunlakan na Manila. Ano pong gusto niyong kainin, ma'am, sir? Huwag ka nang mag-abala, Johnny. Ayos na kami na nakita na naming muli si Ashley. Salamat dahil hindi mo siya pinabayaan. Nako, kaya pala hindi pamilyar kay Ashley ang mga pangmahirap na ulam dahil mayaman naman pala siya. Pasensya na rin po dahil hindi ko po naisip na tanungin siya kung may mga magulang pa ba siya. Dahil kung natanong ko pa, di sana'y una pa lang ay nahihatid ko na po siya sa inyo at hindi na po kayo nag-alala ng labis. Okay na yun. Pero anak, Ashley, bakit ka ba kasi naglayas? Sorry, mommy. Sorry, daddy. Ginawa ko lang naman po yun dahil puro na lang po kayo trabaho at hindi ko na po kayo nakakasama. Wala na po kayong oras sa akin at lagi na lang pong si Yaya ang kasama ko. Pero hindi na po mauulit. Pangako. Pasensya na, anak. Huwag kang mag-alala dahil simula ngayon, paglalaanan ka na namin ang oras ng daddy mo. Napag-usapan na rin namin na kapag nakita ka namin ay magre-resign na ako sa trabaho para mas makasama ka. Nagpapasalamat na rin naman ako, kami ng daddy mo, dahil isang mabait na tao ang nakakita sa'yo. Mabait po talaga si Tatay Johnny, Mami. Tinatawag niya nga po akong anak eh. Talaga? Tiyak magkasundo na kayong dalawa. Johnny, abot hanggang langit ang pasasalamat naming mag-asawa sa'yo. Wala pong anuman yun, ma'am. Mabait naman po ang batang si Ashley. At pinalaki niyo ng maayos kaya saludo rin po ako sa inyo. Nagkwentuhan pa nga ang tatlo at naisama na rin sa kwento ang tungkol sa asawa ni Johnny na si Rebecca at ang pag-iwan nito sa kanya dahil lamang mas pinili niyang huwag paalisin ang batang si Ashley. Nasabi niya rin ang hirap ng naging sitwasyon niya kaya bilang ganti sa kabutihang loob nito ay inalok siya ng mag-asawa na doon na tumira sa kanilang bahay. Bukod doon, tinanong rin nila ang binata kung may karanasan na ba ito sa pagmamaneho ng sasakyan dahil kukunin nila itong driver. Umoo naman si Johnny dahil nag-iisa na lamang din siya at gusto niya rin makasama pa ang bata dahil napalapit na rin ito sa kanya.
At least ngayon, mas panatag na kami na kilala ng anak namin ang magiging driver namin. Alam kong mabuti kang tao, Johnny. Dahil maski ang anak namin si Ashley ay naramdaman din yun. Hayaan mo ng mga taong iniwan ka sa ere. Parte lang yan ang pagsubok mo sa buhay. Ika nga nila, diba? May aalis man, pero may darating rin. Umalis man ang kinakasama mo, pero nandito naman kami. Handang maging pamilya mo. Saad naman ni Mr. Esguera. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung ano ang nagawa ko para dumating ang ganitong blessing. Kung babalik man po siya, natanggapin ko pa rin po dahil matagal din po kaming nagsama at hindi po madaling kalimutan ang memoryang nakatatak na sa mga alaala namin. Pero kung hindi man po, baka nga hindi ako ang lalaking para sa kanya. Ayoko na rin maghirap pa siya sa poder ko, kaya hahayaan ko na lang po siya kung saan siya magiging masaya. Yan ang sagot na gusto kong marinig, Johnny. O siya, iligpit mo na ang mga gamit mo at maghihintay na kami sa loob ng kotse. Ashley, anak, tulungan mo ang tatay Johnny mo, ha? Opo, Daddy. At sa pagtira nga ni Johnny sa poder ng mga Esguera ay hindi siya nagsisi dahil doon pa lamang niya naramdaman ang pagmamahal ng isang pamilya. Kahit kasi hindi siya kadugo ng mga ito, ay hindi siya nito itinuring na iba, bagkus ay para na siyang kasapi ng kanilang pamilya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ganti sa Pagiging Mabuting Tao.